Hindi umubra yung angas ni Rocky po? Pag hindi, hindi siya tumigil sa kakadaldal. Sinasabayan po si Senator Risa Ontiveros sa pagsasalita. Ganon sila kaano? Yung mga kampo ng mga nausog mga kababayan. Masyadong feeling entitled sila. Sobra kababastos po. Kanino pa niya Mr. Marabillas magmana sa kabastosan? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Marabillas. As you know, mga kababayan, si Harry Mao, si Attorney Harry Roque, nag-attend ng Senate inquiry sa Pugo. Tapos dininay niya, mga kababayan, sa possession niya, mga kababayan, nung bahay na ni-raid, na ang sabi, pag-aari niya, yung nangyari doon sa Binggit. Una, may nahon si Attorney Harry Roque. Maya-maya po, biglang naging ballistic siya, no? Si Harry Mao, ayaw nang tumigil sa pagdaldal. Napikon po si Senator Sherwin Gatsadian, munti ka nang ikontent. Ito po si Harry Roque, mga kababayan. Ayaw na kasing pagsalitain, mga kababayan. Sinasabayan yung pagsasalita ng chairperson, si Risa Ontiveros. Naungkat kasi yung tungkol sa mga dokumento na nakuha sa mga raids ng Pogo na may pirma po ni Harry Roque. Pakinggan natin yung pagiging balistik po ni Harry Roque. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, pag wala as I said yan, earlier, excuse me. Excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource person invited. Yes, you are. Wait, let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more. I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Kung naman sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Hindi umubra yung angas ni Rocky po. Pag hindi, hindi siya tumigil sa kakadaldal. Sinasabayan po si Senator Risa Ontiveros sa pagsasalita. Ganon sila kaano? Yung mga kampo ng mga nausog mga kababayan. Masyadong feeling entitled sila. Sobra kababastos po. Kanino pa niya Mr. Marabillas magmana sa kabastosan? Buti, tumigil siya sa kakadaldal. Kung hindi, malamang na-contempt siya at nakulong sa Senado. Gagalit yung mga netizens po. Sabi ni Aling Villanueva, from human rights lawyer to being enabler of crime against humanity, my goodness. Sabi ni Carlito Salaria, petition to disbar Harry Roque. Sabi ni Emmanuel Calope, Roque is contemptible at the best of times. Sabi ni Chilito Leonardo Di Maya, not very respectable lawyer. Sabi ni Prudente Favor, the miserable guy is rattled since he is more into covering up, denying, avoiding, and blocking the truth to come out. Sabi ni Susan Sapantalas Satan, salamat Senator Win Gatsalian for your reminder to Harry Roque. Senator Ontiveros and Gatsalian are worthy to be called honorable and deserves to be in the Senate. Thank you, Senators Risa and Win, for your services to the Filipino people. So, makikita po ninyo yung mga reactions ng mga tao. Hindi nila magustuhan yung behavior na ipinakita po ni Harry Roque. Kasi makikita ninyo ang pagiging arugante niya. Mana masyado po.
like leader, like follower. Ngayon, sabi natin, nag-deny si Roque na nasa posisyon niya yung bahay na sinalakay ng mga pulis. Ayan o. Sabi dyan, Roque denies possession of rated Benguet house. I live there once man lang niya. O ito mga kababayan, yung pagtatanong ni Senator Jinggo Estrada. Mayari daw ng bahay sa Secretary Roque. Secretary Roque, if I may... Sa inyo ba yung bahay na yun? Well, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson Senator Antiveros, and kay Senator Gatchalian, at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay rinequire siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nang sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga bosses doon, ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo, at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue, pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ine-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Ayun, umamin. Sa kanya nga po. O magiging sa kanya na. Pero parang sa kanya na rin po. Kasi may interes siya dun sa kumpanya na may-ari ng bahay. So makikita na mga kababayan kung ano ang koneksyon talaga ni Harry Roque sa mga activities ng pogo dito po sa ating bansa. So hindi ko anya dinideny that is a house that I have interest in. Tumiraan niya ako dyan sa bahay. Ang sinasabi ko lang po, pinapaupahan ko po yan. And possession is now with the lessee. But anyway mga kababayan, hindi pa man tapos yung investigasyon. Tingnan natin kasi yung mga senador natin is connecting the dots. Kung gaano kalalim ang involvement ni Attorney Harry Roque sa mga activities ng Pogo po. So marami tayong susubaybayan. Meantime, doon po mga kababayan sa banat ni Inday na hinaharas siya ng PNP dahil sa desisyon mga kababayan ni General Marbil na recall yung kanyang security. Sabi ni Inday, wala man daw siyang problema. Wala siyang problema pero nagagalit siya. Tantrums ulit si Inday po. And sabi niya rito, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taumbayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo
sa pinakang mataas na opisyal ng kapulisan. Galit na galit si Inday. Wala daw siyang problema, pero galit siya. Parang lang yung pagbawi ng confidential funds. Pare-parehas yung reaksyon ni Inday. Okay lang daw sa kanya, pero galit siya. Hindi pa magkontento si Inday nang napakarami niyang security. Close to 500 yung security niya. 75 lang yung renicall. Nagagalit na siya. Kaya sabi po mga kababayan ni ni dating Senador Trillanes, may topa kanya si Inday. Sabi dito, the open letter of BP Sara is wrong on so many levels. But let me just summarize my conclusion. She is an entitled, privileged child having temper tantrums because her security detail was reduced from almost 500 to 300. This shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for BP. Imagine nyo na lang kung maging presidente yan, may tupak. Binawasan lang yung security. Napakaliit na numbers mga kababayan. Imagine, close to 500. Yung panahon ni Lenny Robredo, yung security po ni Lenny, 75 lang. Ayan po, security personnel ni Lenny Robredo, 72 nga pala, hindi 75. 72 personnel lang. Si Inday, 433. Binawasan ng 75, 358 security personnel. May reklamo pa siya. Ang tawag niya sa pagbawas ng ganyang security ng Philippine National Police, political harassments daw. At ang tinutumbok ng ganyang mga propagandista, ang utak, yung ating Pangulong Bongbong. Ganon katindi. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.